COC sa pagka-senador ang Pangulong Duterte para sa 2022 national elections. Kanino pong umaga ay inabangan din ng media kung sakaling dadating ang Pangulo sa COMELEC. Ngunit ngayong hapon po, ilang minuto bago po ang deadline, ay dumating ang kanyang representative upang ihain ang substitution at naghahain ng COC upang tumakbo ang Pangulo sa 2022 elections bilang senador. Ang ating pong mga kasamang correspondent ay naroon din po. Nandoon ang aming kasamang si Karen Villanda. Karen? Sa isang pahayag po, ihain na nga yung Certificate of Candidacy ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang representative para sa kanyang pagtakbo sa pagka-senador. Naghain ng withdrawal of candidacy muna ang senatorial aspirant na si Lizelle Visorde ang papanitan ni Pangulong Duterte o Rodrigo Duterte sa kanyang pagtakbo sa election 2022. Sa ilalim yan ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Kasama sa mga naghain, Audrey, ito nga si former Presidential Anti-Corruption Commission Chair and Senate aspirant Greco Belgica, ang presidente din ng PDDS. Sa ngayon, Audrey, ay tapos na nga maiproseso itong substitution candidacy ni Pangulong Duterte at itinaas na nga ni Greco Belgica ang papel na nagsasabing kakandidatura talaga sa pagkasenador sa election 2022 si Pangulong Rodrigo Duterte. Audrey. Karen, may paliwanag ba si Senatorable Greco Belgica kung bakit nagbago ang desisyon ng Pangulong Duterte at instead of Vice President, tumakbo na lamang bilang senador? Technical difficulties. Yes. Okay, Karen, meron bang paliwanag si Senatorable Greco Belgica kung bakit nagdesisyon ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo na lamang bilang senador? Actually, Audrey, no, bawal mag-interview or mag-ambush interview kasi dito sa loob ng COMELEC. So, didiretso sila doon sa labas para nga ma-interview ng media. Sa ngayon ay kakalabas pa lang kasi ni Senatorial Aspirant Greco Belgica. At maya-maya malalaman nga natin yung dahilan. Pero nauna na nga sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kanina na nagmamahalan ang mag-amang Duterte at hindi sila magbabangga at magtutunggali sa iisang posisyon. Audrey. Mm-hmm. Okay, kamusta yung sitwasyon ngayon dyan sa may loob? Ilang minuto na lamang, siyam na minuto na lamang bago ang deadline ng substitution. Ano pa ang mga pwedeng abangan ng mga media dyan sa may loob mismo ng COMELEC? Ito na lang yung ating hinihintay na sitwasyon dito, yung magpasa nga ng kandidatura itong si PRRD, gaya nga ng sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar noong Sabado na magpapasa nga si Presidente Duterte o babalik dito sa COMELEC si President Duterte para magpasa ng kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente. Pero yun nga ay hindi nangyari, pero tumakbo naman siya ngayon sa pagka-senador sa darating nga na May 9 election. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda. Nagulat ng live mula sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. At yan ang ating mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa Facebook at sa Twitter sa @PTVPH.